Abay, napakaswerte nga naman talaga na itong team ng Los Angeles Lakers dahil parang may tumutulong nga sa kanilang ilang mga NBA executive para nga mag-improve ang kanilang team. Pero bago natin yan pag-usapan mga idol, ito nga munang si Devin Booker na nag-drop nga ng 58 points sa kanilang comeback victory laban sa New Orleans Pelicans. Finally ay nakabawi na nga sila matapos silang matalo ng dalawang sunod. Final score 118-114 mga idol, D-Book. Grabe, 58 points ang itinala. Meron nga siyang 6 na assist at meron nga rin siyang 5 rebound. On 35 shots mga idol, 60% sa field. 24 point comeback nga ang ginawa ng Phoenix Suns mga idol sa anilang bahay. Hindi nga sumapat yung 30 points ni Trey Williamson at 27 points naman ni CJ McCollum. Next balita natin mga idol, Jason Tatum number 1 pa rin ngayon sa MVP voting. Nung umpisa nga ng season ay number 1 na itong si JT dahil nga sa anyang performance na napakaganda. Tapos ganda pa rin ang standing ng kanilang team. Number 1 nga sila ngayon mga idol sa Eastern Conference at pati na rin sa buong NBA 22-8. Tapos career high in stats pa mga idol, 30.2 points per game, 8.2 rebounds and 4.1 assists per game. So nagpe-pay off nga itong napakagandang performance ni JT mga idol at napakalaking tulong din sa Boston Celtics ng performance na ito, kaya naman sila number 1. Kaya nga so far itong si JT ay runner-up para nga manalo ng MVP this year. At ngayon naman ay pag-usapan na nga natin ang tumutulong nga na executive sa Los Angeles Lakers na mag-improve nga sa team this season. Balita nga sa atin ng isang ESPN reporter na si Zach Lowe na kinausap niya nga daw ilang NBA executive at tinanong niya, is Russ nga daw and 2 unprotected picks fair value para sa kapalit ni Bradley Beal? Sabi nga daw ng iba mga idol na hindi nga daw dahil top 25 player itong si Bradley Beal at napakababa nga daw ng offer na yon. Pero sabi nga ni Zach Lowe na meron nga rin daw mga NBA executive, some NBA executive na nagsabi, honestly, anything the Wizards can get to get off that contract, they should probably do it. Yan nga ang ayo na itong ilang NBA executive sa Washington Wizards mga idol na i-trade itong si Bradley Beal tang dahil nga sa grabe niya at outrageous na kontrata. Dahil mga idol, this year sumasahod na siya ng 43 million. Siya na yata ang number 1 ngayon sa NBA. Tapos next year 46 million, after that 50, tapos 53 million. Tapos kapag 33 years old na si Bradley Beal ay 57 million ang ibabayad na itong Washington Wizards. Okay lang sana kung itong binabayad kay Bradley Beal ay sulit. Kaso mga idol ay parang hindi rin naman. Dahil nga si Beal ay medyo hindi nga ganun naka-healthy. Nagkakaroon na nga rin ng mapanakanakang injuries dahil nga sa pagbubuhat niya sa Wizards, masyadong mabigat ang load neto ni Beal. Tapos dagdagan pa ng pagkakaroon nila ng hindi na nga mga successful seasons in almost 3 to 4 years na nga mga idol. Ngayon nga ay 11-19 ang kanilang record out of the play-in, out of the playoffs. Kaya nga paniniwala ng ilang NBA executive na hindi worth it itong si Bradley Beal lang napakalaki niyang kontrata. Kaya nga i-trade na nga daw ito at mag-umpisa sila muli mga idol. Mag-rebuild na nga sila dahil hindi nga daw at malabo nga daw na itong si Beal ang magdala ng championship sa Wizards. At kung makilig nga ang front office ng Wizards sa ilang mga NBA executive na ito na i-trade itong si Beal para nga sa dalawang picks ng Lakers, ay napakaswerte nga naman talaga ng Lakers. Pero mga idol, paniniwala din kasi ng maraming NBA reporter pati ni rin ni Danny Ainge na ang Lakers picks nga daw ang 2027 at 2029 nila ang pinaka-valuable ngayon sa buong NBA. Pero I think mga idol, personally, para lang naman sa akin ay parang napakalabo nga namang nangyari nito kung si Russell Westbrook lamang at dalawang picks ang bibigay ng Lakers. Kayo mga idol, ano ang opinion nyo dito sa report ng isang reporter mula sa ESPN na si Zach Lowe? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.